Okay, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. It's pag-usapan natin etong isang official ng Akbayan Party List. Ito po kasing si RJ Nagit, itong second nominee ng Akbayan dyan po sa 2022 elections at siya po ay chairperson ng Akbayan Youth. Ito pong officials ng Akbayan Party List ay galit na galit po sa mga celebrities na nag-endorse ng mga fast food o yung mga fast food chain. Kasi napanood niya itong viral video dyan sa sa It's Showtime na kung saan ito nagpapalitan ng taglines itong tatlong host ng It's Showtime. Meron pa nga ito mga kababayan sa ating screen, papakita ko sa inyo. O sabi ni Vice Ganda, malutong fried chicken. Parang yung much crispier, much malaki na fried chicken. Paparapapa. Ganon. Yung sabi ni Vice Ganda. Sabi naman ni Ann Curtis, madaming ganyan, yung crispilicious, juicylicious. Sabi naman ni Vice, pero masarap yung much malaki. Biglang bumanat naman itong si Kim Chu, mas masarap yung yung Chinese style. Alright, so, yung tatlo kasi, ang in-endorse po kasi ni Vice Ganda ay McDonald's. At in-endorse naman ni Ann Curtis ay Jollibee, at ang in-endorse naman Kim Chu ay itong Chowking. So, ang sabi ni RJ Nagit, aliw ang banter, pero what does this mean for public health? The fast food industry seems to be adopting the similar strategies of big alcohol to drive up profits. What role should influencers, celebs play in pushing for better health outcomes? So ganito ang gustong sabihin ni Nagit na itong officialist ng Akbayan Party List. Ang sabi niya, again siya dun sa pag-endorse ng mga fast food kasi itong mga pagkain sa fast food, hindi po ito healthy. So ang sinasabi niya, maapektuhan yung public health. Hindi kasi maganda itong lagi ka nalang kakain ng mga fast food. So hindi healthy, hindi maganda sa katawan. Kaya sabi ni Nagit, itong ginagawa na itong mga celebrities na ito, itong mga influencers na ito, ay katulad lang ng ginagawa ng mga nagbibenta ng mga alak. Na wala na silang pakialam sa public safety, sa public health, basta ang gusto lang nila ay kumita. So yung mga kababayan, yung sinasabi na ito ni RJ Nagit, itong officialis ng Akbayan. Okay, so ito mga kababayan, yung para naman sa akin. Ito kasing pag-endorso ng mga iba't ibang fast food chains. Katulad ni Vice Ganda, nag-endorso ng McDo. Itong si Ann Curtis, nag-endorso ng Jollibee. Itong si Kim Chu, Chowking. At maging si Maine Mendoza. Si Maine Mendoza, may mga branches ng McDonald's. Si Aga Mulak, alam ko, meron ding franchise ng Jollibee. So, hindi naman po masama na mag-endorso ka ng mga negosyong katulad nito, itong mga fast food chains. Kasi, unang-una, nasa tao pa rin ang preference. Nasa tao pa rin kung ano bang kakainin niya, kung ano bang gusto niyang kainin. Hindi naman to sa pilitan. Hindi ka naman pinipilit ni Vice Ganda na talagang kainin mo McDonald's. Hindi ka naman pinipilit ni Ann Curtis na talagang Jollibee, na exclusive at Jollibee ang kainin mo araw-araw. Wala naman sinasabing ganun eh. Diba? Meron tayong yung sariling preference. Ako, example na lang sa akin. Ako kahit araw-araw kung mapanood si Vice Ganda na nag-endorso ng McDonald's, hindi ako fan ng McDo. Alright? Ang gusto ko lang sa McDonald's ay yung fries. Alright? Yung fries. Masarap ang fries ng McDo. Pero yung chicken ng McDo, kahit ini-endorso pa yan ni Vice Ganda, ayoko niyan. Hindi ko gusto ang fried chicken ng McDo. Tapos ito naman si Ann Curtis, ini-endorso niya yung Jollibee. Hindi porke ini-endorso ni Ann Curtis yung Jollibee, gugustuhin ko na rin at kakainin ko ay yung lahat ng pagkain niya sa Jollibee. Hindi. Dahil ang gusto ko lang sa Jollibee yung spaghetti, yung Filipino style sweet spaghetti. Ayun lang yung gusto ko sa Jollibee, minsan Jolly hot dog, pero yung chicken minsan nakakaumay na eh. So, kahit pa i-endorso nila yan, nasa tao pa rin ang pagpili kung ano yung gusto niya. Ito naman si Kim Chu, ini-endorso yung Chowking. Meron akong mga kilala, gustong-gusto yung siomay ng Chowking. Pero ako mismo, kahit endorse mo sa akin yung chicken ng Chowking, hindi ko gusto yung chicken ng Chowking kasi
Nag-iba na eh, sa totoo lang mga kababayan, real talk tayo, parang mapanghi kasi yung ano eh, pasensya na po ha, sa Chowking, iba na po yung lasa kasi nung breading ng Chowking, iba minsan, sobra-sobra na yung breading at parang iba na yung amoy nung breading ng Chowking. So kahit endorso pa yan ni Kim Chu, hindi ko kakainin yung chicken na yan kasi hindi ko nga siya gusto. O ito, kagaya ni May Mendoza, meron siya McDo, umusuporta tayo sa legit na double cards. O hindi naman ibig sabihin nun eh, eh lahat ng kakainin mo dyan na sa McDo, hindi ganun. Diba? Ang ibig ko sabihin, wala pong masama mag-endorse ng mga fast food chains kasi nasa tao yan kung ano yung gusto nilang kainin at ano yung gusto nilang piliin. Hindi naman nila dinidikta yan sa'yo eh. Kaya dito kay RJ Nugget, sa totoo lang, napaka-OA nito. Napaka-OA netong RJ Nugget na to. Kumbaga, mema lang. Etong mga, minsan itong mga opisyalis ng gobyerno natin. Kumbaga, ang dami-dami nilang dapat gawin. Pero mas napapansin pa nila itong mga ganitong klaseng mga issue. Ito lang ah, ako mas gusto kong i-endorse nila yung mga fast food chain kaysa dun sa mga influencer, mga vlogger na nag-endorse ng sugal. O, ang daming nag-endorse ng sugal dyan. Halos lahat ata ng mga vlogger eh. Halos lahat. Yung mga mayayaman na vlogger, yung may mga bling-bling dyan, yung malalaki mga ginto-ginto dyan. O, nag-endorse yan ng sugal. O, ba't hindi yan yung sitahin ninyo? Diba? Dapat yun ang sinisita ninyo, yung nag-endorse ng sugal. At ang ginagawa na itong mga influencer na to, sinasabi nila, oh, nakabili kami ng kotse, nakabili kami ng ganito, ito yung pera namin. Minsan, pag nag-endorse ng sugal, pinapakita pa yung maraming pera, milyon-milyon na pera doon sa lamesa. Parang scam nga, di ba? Ganun yung ginamit ng isang influencer na ng scam eh. Oh, pinapakita niya yung pera niya para makapag-hikayat. Oh, makapag-hikayat na magsugal. Kasi nga, yun yung ini-endorso nila. Diba? So, dapat yun yung sinisita ninyo. Hindi yung ganitong klase na pwede na mga mamili ang tao. Kahit pa in-endorse nila yan, hindi naman susunod ang tao sa kanila. Kasi iba-ibang lasa yan eh. Iba-iba yung panlasa ng mga tao. Tapos, meron pa. May mga influencer pa na kung mag-post ng kanila mga content, halos wala nang mga suot. O, di ba? Kung ano-ano rin, nag-ano rin yan, nag-endorse ng mga sugal din yan. O, yun, nagpapakita na halos wala nang kwenta yung content, basta ang parang binibenta na lang nila yung mga sarili nila na humutubad na, lagi naka two-piece. Kumbaga, wala nang ano, kumbaga walang kwenta na yung kanilang mga content. So, dapat yun ang sinisita ninyo, hindi yung mga ganito. Pati ba naman fast food chain eh, pinagdidisikitahan nyo. Saka ito pa nakakatawa, mga kababayan. Ito pa nakakatawa. Ito pa lang si RJ Nugget. Fan pala ito ng ano. Fan pala ito ng fast food chain. Oh, sabi nila, sita ka ng sita. Yan pala, ikaw din pala ay mahilig sa fast food. Kasi tinignan nila yung mga pasta post na itong RJ Nugget na to. Itong official ng ano, ng Akbayan Party List. O sabi niya ito ni Nugget, nung May 11, 2013, sabi niya, hooray for today, McDo breakfast before going to GA Boni. So mahilig ka rin pala sa McDo, tapos ngayon tinitira mo yung endorser ng McDo. Ito pa, nag-post siya nung November 29, 2015, o kaya mag-Jollibee para sa ekonomiya ng Pilipinas. Oh, meron pala siyang post na magano'n. Ito pa, McDo's Pepper Steak, Jollibee's Burger Steak. Pinost naman niya noong January 12, 2018. So, ito, napaka-plastic na ito. Na itong officialis ng Akbayan Party List na ito. Mahilig ka rin pala dyan. Tapos kung umasta ka, parang napaka-okay. No? At pati ba naman pag-endorso na itong mga celebrity, sinisita mo. Ha? So, ayan mga kababayan yung OA na banat nitong isang partinista representative nitong Akbayan na yung kanya nga pagbanat dito sa mga celebrities bumalik sa kanya ng bonggang-bongga. O dahil nga mahilig ka naman pala sa fast food, kung bumanat ka dito sa mga endorser, parang hindi ka kumakain pero noong ka pa pala mahilig sa mga pagkain sa fast food. So, ayan mga kababayan yung na-share ko lang sa inyo itong tulongis na ito. Kung kala mo kung sino,
Kala mo kung sinong manita, yun naman pala. Eh, panati ko rin pala ng fast food. Kaya dito kay RJ Nugget. Naku, papansin ka lang, pamema ka lang, gusto mo lang ano, gusto mo lang sumikat, kaya kung ano-ano pinagsasabi mo. So, ayun lang po muna mga kababayan, tutok-tutok lang sa Batang Maynila Toy, ingat po tayong lahat. God bless.